Hello guys, welcome back po sa channel. So this time guys, tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-add ng button dito sa DataGridView. And then kapag i-click natin ang button, so kunin niya yung information in specific record. And then display siya sa ibang form. So dito sa form, so click lang natin ang ito guys, yung sa DataGridView, yung edit columns. Okay, so yung kunin natin dito is yung column 1. So ito yung specific na ID or identifier natin para makuha yung kaniyang information. So dito sa ibaba, after sa course, so mag-atay ng column, so lagyan natin siya ng information, then add. So yung ano guys, click lang natin siya, then palitan natin siya ng column type into button. Okay, so yung name is column 6. Okay, so nasa column 6, then okay. Kung i-run natin ang system, so makita natin ang button. Okay, so meron na tayong button pero walang text. So balik tayo dito sa form. So click natin information, then dito sa use column text for button, so throw natin, then lagyan natin siya ng view. So then okay, then debug. Okay, so meron na tayong button. Okay, so next natin, kung i-click natin ang view na button, so kunin niya ang information, then i-display sa ibang form. Click lang ang DataGridView, then properties, then dito sa events, cell content click ito, then click lang yan. Okay, then dito, so time call name as string was DataGridView1.columns and a.columnindex.name. If call name equals column 6, so yung i-select natin dito kung ano yung column number or column name sa button natin. So yung button natin is nasa column 6. Okay, so copyan lang natin ang column name, then lagyan natin siya dito, then enter, then try. So dime row as data grid view row equals data grid view 1 dot rows e row index. So next natin mag-create tayo ng ibang form. So right click lang dito sa project, then new, then form. Okay, then form information, then add. Okay, so dito natin i-display ang information. So dito sa ano, so time info as new, then lagyan natin ang form information, yung ginawa natin. And then form information dot student info equals row dot cells. And then yung identifier natin is yung student ID. So yung student ID, so nasa column 1. Okay, so nasa column 1. So copy natin yan, then lagay natin siya dito. That one. Okay, so itong student info, so kaya nag-read siya. So punta tayo dito sa form information, then double click. So dito mag-create tayo ng public shared student info as string. Okay, so itong ano, galing ito siya sa form na student. So itong ginawa natin. Okay, so then next, so form information that show dialog. So yes, so then try natin siyang i-debug. Okay, so click. Okay, so nag-display na ang form information. So ang need lang natin is i-display yung record dito or information sa every record na kiniklik natin ang button. So next natin dito sa form information, so dito public sub information, i-select natin ang record sa database. Okay, so for example, kung meron kayong database, so mag-select tayo dito ng reload text, then select all from. Okay, so yung database natin is MS Access. So for example, i-select natin ang table student. So ito yung my information. So table student where student ID was, and then i-select natin dito ang student info. So ilagay natin siya dito. So ito yung ginamit natin na identifier para sa where clause natin para makuha ang information ng every record. Para mag-display siya dito sa form information natin, so for example, mag-add tayo ng text box. So duplicate lang natin. Okay, so for example, ito yung text box natin. So balik dito sa form. So lagyan natin siya ng if dt rows.count 0, then
tawagin natin ang textbox 1 dot text equals dt dot rows 0 dot item. So yung item ang ilagay natin dito kung ano yung column galing sa database. So for example is first name. So first name dot to string. So kapag lang natin siya, then lagyan natin siya ng 2, 3, 4. So next is mi last name, and then next status is course. So course, okay, same guys. Then i-try natin siyang i-debug. So click ang view. Okay, so yung public sub natin, hindi natin siya nalagay sa form load. So lagyan natin siya dyan, then debug ulit. Okay, then click ang view. Okay, so nakuha natin ang information sa record. Okay, then click natin ang isa. Okay, so yan guys. So paano tayo mag-add ng button sa DataGridView? So yan lang guys, and I hope na may natutunan kayo. And don't forget to subscribe my channel, Search Code PH. And thank you guys, and God bless.